Ayan po yung pag-on ng remote. Ayan, umandar na po yung... So, hello, good afternoon po mga ka-neighbors. Bali for today, ang topic po natin is about remote control. Ito po yung remote control ng para sa power spray. Bali, na-i-picture na po namin to dun sa isang vlog namin. Kaya lang, naka-focus po kasi siya sa ano, sa paglilinis ng swimming pool. Hindi siya na-focus masyado kung paano siya i-install at kung paano siya i-operate. So, bale, sabi po ng husband ko, ito daw remote control na ito, is pwede naman siyang ikabit sa pump, sa ilaw, or anything na gusto nating lagyan, basta siya ay powered ng AC electricity. Madali rin po siyang ikabit at madali rin siyang i-operate. So, bali, malaki po talaga yung advantage ng may remote control. Di na po natin need ng assistant to plug in or to plug out. Kasi pag wala po tayong remote sa sprayer, mahirap siyang gamitin kung mag-isa lang kayo. So, bali, ito po yung dulo ng hose na kailangan nating hawakan kapag i-operate na natin yung sprayer. Kailangan po, kailangan bago siya paandarin o bago siya i-plug in talaga ay hawak nyo muna yung hose, kasi pag hindi nyo siya hawak, magwa-wild po yung para siyang snake na nagagaganon to the point na kung meron siyang surface na matouch, pwede pong ika-damage ng nozzle natin at pwedeng ma-damage kung ano man yung napaghatawan niya dahil sa lakas po ng pressure ng pressure washer. So, yun po yung advantage talaga ng may remote kayo. May remote control kayo. So, bali, yun nga po, kung may remote control po kasi, pipindutin nyo lang yung ano, pipindutin nyo lang yung remote nyo, just in case, halimbawa, na-convert na natin siya into remote control, ano na po siya, ipipindutin lang po natin na ang remote once na gusto natin siyang i-operate na. Unlike kung siya ay manumano na kailangan pa nating bumaba or pumunta directly doon sa pinagplagan natin para mapatay natin yung remote, or kailangan nga natin na assistant kung tayo ay may kasama, kung wala tayong kasama. So, bali, nung binili po ng husband ko tong sprayer na to, wire na to ang kasama niya. Ayan, connected po siya na ganyan. Do ngayon po, ang nakita nyo is may dugtong siya. Kasi po gusto lang namin talagang maipakita sa inyo yung kung papaano siya ikinabit or ikakabit. So, idinugtong niya po uli for the meantime para maidemo po namin yung actual na paglalagay. Kasi baka maitanong nyo paano inilagay. So, yun po yung ano, yung very purpose, kaya idinugtong niya uli ito. Pero noong binili po yan namin, isang diretsong wire lang po talaga siya. Po yung pinaka remote control panel. Ayan. So, madilim. So, ayan. Ano ba? Ayun. So, bali, makikita po natin, meron po siyang apat na terminal. So, dyan po natin ikakabit yung mga wires. Yung ano po, yung dalawang terminal sa ano, sa left side, dito po ikakabit yung galing sa line side o yung galing sa outlet. Yun naman pong dalawang terminal sa right side, dito naman po ikakabit yung wire papunta sa machine. Nakakabitan natin. Need lang po natin na ano, i-tighten ng siguradong mahigpit yung mga screw ng terminal block. Pag po kasi maluwag yung screw, pwede siyang mag-cause ng pag-init ng remote panel. At pwede rin siyang maging cause ng pagkasira din ito. At possibly, pwede rin po siyang pagmulan talaga ng aksidente. So, make sure po na ano, na talagang mahigpit yung pagkakalagay natin.
ang pagkakaturnilyo natin. Eto na po tayo sa ano, sa actual demo po nung pagkakabit. Kunyari nasa bago pa po tayo. Kasi 'di ba, as I've said, na-convert na po ito namin, pero for the sake na maipakita namin kung paano siya ikinabit, inidugtong po ulit ng husband ko yung wire. Ngayon, ipapakita na namin kung paano siya gagawin. Yan po, inalis na, kumbaga, yung from the bago, pinutol niya na po yung wire. So, pagkatapos pong putulin, ayan, ginaganyan niya po para mag iniaayos niya yung ano, yung mga wires. So, ina-advise ko po sa inyo na talagang magkaroon kayo ng ano, ng remote para madali po ba yung buhay. Maalwan. Eto nga po pala yung itsura ng remote. Naipakita ko kanina pero saglit lang. So, ito yung ang itsura niya. Minsan nga po napapagkamalan ko remote ng kotse. Tayo sa process ng ano, pagkakabit sa mga terminals. Yun po yung ano, yan pala yung sinasabi na ano, kailangan siyang i-fully tighten. Siyempre pagka ano, pagka sinasabi lang, hindi natin malaman kung alin ba yun. Kailangan siya ay fully tightened at make sure na yung mga wires ay ano, kumpulan, hindi siya yung, hindi niya kailangang matouch yung ibang terminal. Kasi kung meron pong wire na ano na naka tawag dito, hindi siya naka nag-loose yung isang wire doon sa group ng wires niya, ano siya, pwede niyang matouch yung kabilang terminal na pwedeng mag-cause ng shortage pa tawag doon. Pwede siyang pumutok kasi pagka ganun. Ito yung ano, yung proseso. Yung Phillips screwdriver para sa pagta-tighten or paghihigpit. Ito, medyo na-loose na yung plate namin. Dali, itong ano, itong mga plate na ganito ng mga motor, napaka-importante niya sa ano, sa lalo na po pagka medyo nagka-problema yung motor, hinahanap po yan gawa ng specification ng motor. Po natin yung isang ano, isang wire, eh dalawang wire, yung pong AC output. Naman po susunod ay AC input. O, nakita nyo yung pinutol, ayan o, oh, ayan na po yung isa, dito siya ikinabit. Tapos yun namang pinutol na kabiyak ng wire, yun yung may plug. Yung ano, yun po yung wire papunta doon sa electrical source.
medyo ano siya, medyo mabuting ting pagka electrical ano. Terminal lag ang kailangan. Ha? Terminal lag ang kailangan. Terminal lag, mas preferable siya para ano, para mas mahigpit. So yun po pala isang tip. Kasi ito yung ginawa niya is directly ikinonect doon sa mga screws ng ano, ng panel. Pero mas advisable daw po kung makakabili kayo ng terminal lug, ilalagay po doon ano, ilalagay po doon sa dulo ng wire para siyang ikabit po doon sa ano, sa mga screw. Mas ano siya, mas tawag dito, mas ma-assure po yung pagkakahigpit niya. Pero for the meantime na wala, eto po ang ano, pwede siyang gawin. Make sure lang po na talagang sobrang higpit nung ano. Huwag naman po yung sa sobrang higpit ay maano na siya. Anong tawag doon? Malulost thread na. Basta good enough lang po na talaga siya mahigpit sa tansya nyo. Pala. Yun po pala ang assurance na ano, na mahigpit na siya. May hingang malalim pagka naiano nyo na, napihit nyo na yung mga screw. Kailangan may, ganun. Yan po, sa ngayon, iniano na po siya. Isasaksak na po siya sa outlet. At ipapakita namin kung paano siya nagpa-function. Bali, na-plug in na po siya doon sa source niya. Po natin kung paano siya gagana. Ayun. Ayan po yung pag-on ng remote. Ayan, kumandar na po yung puli natin at umandar na mismo yung motor. So, ayun. Na, kumbaga, ang indicator po natin yung lumalagitik siya at nagro-roll po yung ano, yung puli niya. So, ganun po siya kadali gamitin yung on-off nung ano, nung remote natin. Ganun kasimpleng gamitin pero napakalaking advantage po sa gumagamit. Hindi na po natin kailangang sumigaw para sabihin na patayin mo yung ano, yung sprayer at tapos na ako. Yun, hindi eh. Basta beyond the reach ng remote control, ano po siya, isang pindot lang talagang ano na, mamamatay na po siya. And isang pindot lang din, kung gusto nyong gamitin, sige lang po. Papindot-pindot lang po talaga. Napakalaking bentahin ng pagko-convert ng ano ng power sprayer sa from the ordinary na isinasaksak, ito po remote controlled na. Ano, ito po yung remote panel na at saka remote magka-set na po yan, dalawang yan. Yung remote mismo at saka yung remote panel, bali available naman po siya sa mga online seller like ito binili namin sa Lazada. So, napakadali pong i-order at napakadali rin pong ikabit, napakadaling i-operate. So recommend ko po sa inyo na kung halimbawa meron kayong isang unit na ganito, ipa-convert nyo na po sa remote control. Kung medyo nahihirapan kayo at hindi nyo magamay yung pagkakademo namin dito sa video na to, pwede naman po kayong magpa-assist doon sa mga tao na marunong sa mga electrical works para tama yung pagkakakabit at wala kayong kakaba-kaba na baka masayang lang yung item at mas okay. So bali yun na lang po ang ating ano, ating ma-share sa inyo for today and sana po may napulot kayong something doon sa ano, sa
topic na ibinigay namin sa inyo, talaga pong guaranteed na napakaalwan gamitin. At napakadali rin pong gamitin. Meron po pala kaming ipapakita sa inyo. Bibigyan ko lang kayo ng konting preview. Sandali lang po at lilipat na tayo. Bibigyan po namin kayo ng preview para sa project ng husband ko. Ito po yung smoke griller. Smoke griller na project ng husband ko na pinagawa ng friend niya sa kanya na may-ari ng restaurant. Dito rin po sa place namin. From time to time, bibigyan po namin kayo ng update dito. Bibigyan po namin kayo ng update sa development para dito sa smoke griller na to. Ipinakita lang po namin sa inyo para kung sino pong interested na makita kung paano siya gagawin. Abangan nyo po ito sa mga susunod naming mga vlogs kasi magiging topic din po natin to sa mga susunod na vlogs kasi hindi naman po siya magagawa pa ng buong-buo agad. From time to time, bibigyan namin kayo ng update. Abangan po kayo na project ng husband ko. So, yun lang po for today and sana po na gustuhan nyo ang video namin and please don't forget to like and subscribe po sa aming channel at dun po sa mga nag-subscribe na. Thank you very much po.